So, yun yung Arabic na salad, guys. Ang hangarin natin. Tablespoon na sibuyas. So, lalagyan natin siya ng cottage water from chicken guys. Yung pinakalambutan. Para medyo ang kalambot ng sa onion. Para hindi siya dry. Yung tamang mga lalang siya. Na hindi naman dry ng chicken. Tapos, 3 tablespoon yung lagay ko, tsaka isusunod natin yung sumak. Nalagyan natin siya ng sumak. Para magdagdag lasa. Ang sumak guys, maasim siya. Yun yung lasa niya. Haluin lang siya. Plating natin dun sa Pyrex. Kasama na yung macaroni rice. Para ready na siya for oven. So, ayan siya guys. Magagawa tayo ng bechamel. Maglagay lang tayo ng 6 tablespoon ng milk powder, 2 tablespoon ng cheese glass, ito siya, salt, and black pepper. Haluin nyo lang guys hanggang sa mag-thick siya. Ito na yung pang bechamel natin dun sa bidalan na ginawa natin. Kung hindi siya naglapot masyado, kayo na bahala mag-adjust dun sa flour. Pwede kayo magdagdag ng konting flour para mag-thick siya. If ever na hindi siya lumapot. Depende na sa inyo yung pag-adjust ng thick. Pwede rin kayo magdagdag ng Maggi. Itong ginamit kong Maggi guys, ito yung Maggi powder. Para pandagdag lasa siya. Kasi makita nyo, para siyang may mga herbs. Ito yung siya. Yung samak na itim. Pero sabi ni Madam, yan daw yung original. Ito daw yung original na samak. So, ganyan lang siya. Ililayer nyo lang. Nakatim yung anong isang pirates pa rin ito. Thank you.
ito yung midalal, guys. Arabic food din siya. Tapos mamaya, lalagyan pa namin yung pinaka-layer. Lalagyan na naman siya ng bechamel. Bago siya i-oven. I-oven lang siya ng kahit 15 minutes sa baba or 30 minutes. Tapos sa ibabaw, tama lang siyang magpula yung ano, mag-brown konti yung pinaka-bechamel. Apaw siya na. Yung apaw. Pero okay lang. Kasi doon naman tayo maglalagay sa ano, diretso kain na, di ba? Nagdahin lang. So, lagyan natin siya ng konti. Bechamel sa baba. Medyo malapit na siya. At isusunod natin yung layer ng macaroni-ish. Bali yung pag-arrange ito guys, layer by layer na yun. Kung gusto nyo nang dumami yung layer, so nasa inyo na yun. Yung salak, nakakaitim. Nakakaitim siya. Tapos, maglagay tayo na, parang small tong pirates natin pala, no? Pero pwede na pala ito. Mozzarella. Pwede na yan. Yun na lang natin ilalagay lang. Hindi na lang kasi maubos. Overloaded. See? Oh my God.